At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na, Hunter x Hunter tayo, spoiler 392. Pero ayan, ay kung bago ka pala sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayan, ay bago tayo magsimula, ay intro na muna tayo. So sa katapusan nga nung sa previous chapter ay nagkaroon na ng laban sa pagitan nito ni Hinrich at saka ng ibang miyembro pa ng Haley family. At dito nga ay tinapos na o pinatay ni Hinrich etong si Padwill. Pero dahil nga sa ayaw ni Hinrich na magkaroon ng komosyon dito, kaya nung bandang huli ay sinabi niya nga dyan na si Misha na yung bahala dito. So now, ang continuation niyan is eto na nga. So dito ay ginamit na nga ni Hinrich itong ability o yung post-mortem ability ni Misha. At so, labas na nga ngayon dyan itong si Misha. So itong si Misha, isang namatay na miyembro yan ng Shiyu family at kabilang siya dun sa grupo na akong tawagin ay Disposal Squad. So itong ability ni Misha, nagmanifest yan o lumabas yan nung mamatay siya. So medyo kakaiba. Pero yung sa pagdating dito sa ability ni Misha ay once na inattach ni Misha itong katawan niya dyan sa may isang bangkay ay nagagawa niyang manipulahin itong bangkay na to para i-dispose yan sa isang tahimik na lugar. So kaya dito may kita natin na although patay na nga itong si Padwill pero naglalakad na nga siya. So i-dispose niya na o ililibing niya na itong sarili niya ng kusa ibig sabihin. So dito ay nakikita nga ng mga tao itong nangyayari kay Padwill kaya medyo uneasy yung pakiramdam nila. But of course, hindi nila syempre nakikita nga itong si Misha. So pagkatapos nga dito sa nangyayari kay Padwill ay dito naman sa kabilang banda kay Hinrich at saka sa sundalo na to ay inoferan nga ng sundalo na to itong si Hinrich at ang sabi niya nga dyan na magbibigay siya ng information patungkol doon sa hideout ng mga Haley pero ang kapalit nun ay pera. At so dito sagot itong si Hinrich at ang sabi niya nga dyan, o sige, magbibigay siya pero hanggang 50 million lang. So ang laki pa rin. Pero itong sagot nga, itong sundalo at nagdemand siya. Sabi niya nga dyan na since na itinataya niya yung buhay niya para lang sa pagbibigay ng info na yan, kaya kailangan niya na magbigay na itong si Hinrich ng 30 million down payment. So pumayag naman dyan itong si Hinrich pero sa kondisyon na itong sundalo na to ay sasamahan itong si Hinrich papunta dun sa hideout tong Haley na sinasabi ng sundalo na to. So pumayag ulit dyan etong sundalo na to syempre. At eto sabi ni Hinrich, sige maghintay etong sundalo na to at kukunin niya na yung 30 million down payment. At so pagkatapos magkasundo etong dalawa ay talo naman dito yan sa may side na ni Lynch at saka ni Zakuro. At tuloy nga sila sa paghahanap dun sa mga suspicious men na may taas na 190 cm. Pero sa paghanap nga nila na to ay dito nakasalubong nga nila etong si Hisoka ngayon. So hindi pa nila alam na si Hisoka etong nakita nila kaya etong si Lynch ay bigla niya kang tinawag, pinahinto niya etong si Hisoka. So lapit nga dyan etong si Lynch at tinatanong niya na i-interrogate niya na etong si Hisoka at then after nga niya
is bam. So dito atakihin na nga ni Lynch etong si Hisoka gamit etong ability niya. Pero kinounter nga lang yan ng ganong kadali ni Hisoka. So parang wala pang ginawa nga etong si Hisoka dyan. Pero pagkatapos nga nito ay dito nga biglang napahinto na etong si Lynch. Pero unti-unti na nga lang din bumabagsak dito si Lynch. So dahil dyan ay napahinto nga at nagulat pa etong si Sakuro. At after nga niyan is bam. So dito bagsak ng tuluyan dyan, knockout etong si Lynch ngayon. Pero etong si Sakuro nga ay napabend pa etong tuhod niya. So dahil dyan ay talagang natakot ng husto etong si Sakuro dito kay Hisoka dahil nga sa nakita niya nangyari dito kay Lynch. At dito sa point na to ay napagtanto na rin ni Sakuro na etong nakita nila ay walang iba kundi si Hisoka na nga. At so dito bagamat na natatakot etong si Sakuro kay Hisoka kasi nga alam niya na eh na masyadong malayo yung agwat nila pagdating sa lakas, ay sinabihan niya pa rin etong si Hisoka na sumama sa kanila etong si Hisoka. So nagkakamali talaga ng pinagtitripan ni etong mga to eh. Talagang di nila kakayanin etong si Hisoka natin. So kaya yan etong si Hisoka, ngiti-ngiti lang siya dyan. At so pagkatapos nito ay talo naman dito yan sa may side na ng Cha'ar family. So dito ganun rin, etong Cha'ar family, hinahanap nila si Hisoka pati na rin yung ibang member pa ng Hailey family. Pero dito ay nabanggit nga na etong si Wang ay aware siya sa lakas na tinataglay ni Hisoka dahil alam niya na etong si Hisoka hari doon sa Heaven's Arena. So now ganito, etong si Wang ay ang plano niya na balak niyang paglabanin etong Hailey family at saka etong Phantom Troop. So ang gusto nito ni Wang, etong dalawang grupo na to, sila-sila magpatayan. Pero alam naman ni Wang na malakas yung intuition nito ng Spider. So kaya medyo alam niya na hindi ganong kadali etong pinaplano niya. So kaya dahil dyan, if ever man na mag-fail nga raw itong plano niya na paglabanin itong dalawang grupo na to, ay aasa na nga lang daw siya dito kay Hisoka na patayin ni Hisoka itong Phantom Troop. So takot din pala eh itong Cha'ar na to dito sa Phantom Troop. Tapos ito, aasa sila ngayon dito kay Hisoka. But anyways, pagdating dyan ay alam naman natin na itong si Hisoka, sabihan man yan o hindi na to ng Cha'ar family, ay talagang tatapusin niya, iisa-isahin niya itong Phantom Troop. At so pagkatapos dito, ay talo naman yan dito na sa side nila Fings, ni Feitan at saka ni Nobunaga. So itong tatlo ay currently naghihintay nga sila dito sa may HQ na ng Cha'ar family para naman dun sa next na gagawin ni Luwini. So si Luwini, siya yung assassin nga ng Hailey family. At sa paghihintay ngayon ng tatlo na to, ay dito biglang lumabas sa harapan nila itong si Luwini. So ang sabi nga yung term na ginamit dito, na imbis na gamitin ni Luwini yung kanyang portal ability, ay flashy entrance yung ginawa niya para harapin itong tatlong miyembro ng Phantom Troop na to. At so dito ay tingin-tingin ngayon itong si Luwini dito kala Feitan, kala Fings, at minak niya ngayon itong Phantom Troop. So minak, parang ano yan sa Tagalog, yung kinutsa ganyan, kinutsa niya itong grupo ng Phantom Troop. So kala niya talaga, kalakasan siya eh. Hindi niya alam na hinhunting din siya nito ng Phantom Troop para patayin. So pagkatapos nga niyan, ay dito nga biglang kinuha na ni Nobunaga itong espada niya para atakihin na rin at para tapusin na rin siguro itong si Luwini dyan. Pero after nga niyan, isa yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler na to. So balikan lang natin konti itong si Luwini dyan. So sa tingin ko dyan ay baka hindi man nila tapusin siguro itong si Luwini. So baka nga kunin pa yan ito ni Feitan eh, para torturin ganyan at kumuha ng info dito kay Luwini. So baka lang naman yan. So pa nagkataon ay yari, kawawa talaga itong si Luwini dito sa kamay ni Feitan. But then yun nga guys, ay ito pa lang naman yung spoiler, yung summary ng 392. At pag lumabas na yung manga nito ay ipapresent ko na lang yan sa inyo ng buo. At so ayan ay ulit guys, maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. At kung matripan nyo pala ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yan lang naman ulit, ay laging mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. Thank you, best of my friends.